Hi everyone, it's Arian again. Long time no see, and tagal ko na rin hindi nag-film ng video na may ganito, may introductory kinakausap kayo. Puro lang ano, fast forward video, fast forward at tutorial video. So ngayon, ang gagawin kong makeup look ngayon, or ang gagawin kong full face randoms naman ang gagawin ko ngayon, and okay. It is called full face using US drugstore product. So, ito siya. So, yung mga sikat na drugstore product sa US. Wow! Ang gamitin ko ngayon in, yan, full face. So, karamihan naman meron ako nung mga US na drugstore brand. And then, ilalagay ko sa description box yung mga products na ginamit ko. At saka, yung link kung saan ko nabili. Kasi may mga ilang brands dito na hindi siya physically available sa Philippines. Online lang siya nabibili sa mga online sellers lang. So, ilalagay ko na sa description box. So, ano pa hinihintay natin? Now, let's do the work. Mag-makeup na tayo. And, yun. And, we're back. So, this is the makeup look that I just created using a full face US drugstore brand. Magana. And then, pag-random ako ng product and then i-insert ko yung mga video clip while applying that product habang nagsasalita ako dito. So, first, as my primer, eto, ginamit ko tong e.l.f. Poreless Putty Primer. So, nakita nyo naman, so, it has a blurring effect. So, medyo namamatayan na ako ng ilaw. So, ayan. Kasi ano lang, yung portable ring light lang ang gamit ko ngayon. So, yun. It has a blurring effect and smoothing effect talaga. And magandang primer talaga siya. Actually, may dalawang classified ko. Isang mattifying, at saka isang illuminating. But I use the regular one. Kahit oily skin ako, okay naman din siya sa akin. Kasi mattifying foundation naman yung ginamit ko. Which is, ito, yung L'Oreal Infallible 24-hour matte cover. So, ang ano ko lang dito, ang downside ko lang dito, ito rin yung ginamit kong makeup dun sa ayan, full face bagong bili na makeup. So, ito, ano talaga siya, parang hindi lang siya kita sa camera, pero parang lalong nag-texture yung balat ko. So, mas gusto ko pa rin yung fresh wear na foundation kesa dito. So, baka hindi rin sila, ano, baka hindi rin kasundo yung primer na ginamit ko. So, eto, gagamitan ko pa ito na ibang primer. Kasi nga, very, ano, pe, matte yung finish niya. Tsaka, ang bilis niya mag, ano, mag-set. So, kailangan pagkalagay mo sa mukha, ayan mo, spread mo na, i-apply, ano mo na agad, i-blend mo na agad. And then, ayun nga, ang ginawa ko pa kasi, ayun, naglagay pa ako ng dots-dots in different corners sa mukha ko, sa kakakubing din. So, medyo nahirapan din akong i-blend siya. Ayun, for my concealer, na nilagay ko sa under eye at saka sa center of my face, syempre ito pa rin, si L'Oreal Infallible Fresh Wear. So, ano talaga, it's favorite kong concealer ito. So, yun. And, for my setting powder, I use the Milani Prep Set and Go. Hindi siya loose powder. Pressed powder siya. Pero, ano naman, okay naman yung finish niya. Ayan, hindi siya, ano, hindi naman ako nagki-cake up. So, this is good. So, Milani, ano din, wala din siyang physical store dito sa Philippines. Available lang siya sa Beauty M&L saka sa ibang online na seller. So, ilalagay ko na lang yung link kung saan ko nabili to. At saka itong e.l.f. Kung alam ko, walang ano to. Hindi ko sure kung wala na ba yung ibang kiosk nila sa iba't ibang department store. Kasi alam ko dati, sa SM, meron ito. Meron silang kiosk sa SM department store. Pero, dahil hindi na nga ako nakapag-mall gaano. So, hindi ko na rin alam. So, ilalagay ko na lang din yung Shopee link kung saan ko nabili ito.
And for my bronzer, bronzer lang ginamit kong pang contour. Ito. Ito yung Milani na Baked Bronzer. And the shade na ginamit ko is shade 04. Yun lang. So, ito, ilalagay ko na rin yung link nung Milani products kung saan ko siya nabili. Yeah. So, this is the Baked Bronzer. Bronzer lang yung ginamit ko. So, and for my blush, ito, ginamit ko tong CoverGirl Cheekers in the shade, anong shade na to? Hindi ko alam kung anong shade na to. But, it's a pretty peach. Ayan. So, ito yung ginamit ko naman na blush. So, and CoverGirl, alam ko may kiosk pa rin sila sa mga department store. And I guess they have official store. Ito, maglalagay na lang ako ng link kung saan niyo pwedeng sa kayo makakakuha ng official CoverGirl na authentic CoverGirl products. Yun. And for my kilay, mukhang wala nang nagbago. Ang ginamit ko is yung Maybelline Define and Blend. Medyo faded nga lang yung label niya. Pero ito yung ginamit ko in the shade gray-brown. Ayan, sinundan ko lang kung ano yung outline nung microblade na kilay ko. Yes, nagpa-microblade na ako ng kilay. And the shade na pinatunin ko sa akin is of course is the natural color of my hair, which is black. So ayan. Ito medyo may pagka-black na rin to pag in-apply mo. So inano ko na lang siya. Tapos nag-fill in na lang ako dun sa mga gaps na nag-fade na ng microblade strokes. For my eyeshadow, I use the Wet n Wild Color Icon 10 Pan Eyeshadow Palette. So, ito yung ginamit ko. Ito yung set na Rose in the Air. So, for my ito yung nilagay kong base. And then, yung transition. And then, ito yung nilagay ko sa sampo nga. So, again, ito yung nilagay kong base. And then, for the transition, yung crease, tapos, outer V, and then yung dito, sa eyelid. Yan. And then, ito yung sa inner corner. So, ayan. So, makikita nyo kung paano ko siya ina-apply. And then, hindi ko na lang na-film kung paano ko nilagay yung under eye. So, sa under eye, ito, tsaka, ito. And I'll just smoke it out. So, ayan. Wet n Wild. Alam ko may mga kiosk pa rin sila sa mga department store. Tsaka, meron din silang official Shopee and Lazada store. And for my eyeliner, ito, ginamit ko to Maybelline Line Tattoo. Okay, sa karamihan sa mga eye products, Maybelline yung meron ako dito. So, ito naman, Maybelline Line Tattoo. And for my lashes, ito, gumamit naman ako ng Defalsis Lash Lip. So, nakita niyo naman, no, may nakita naman kayong pilik mata. Ayan. So, I'm using an eyelash curler. So, ayan. So, both upper lash line and lower lash line na yan. Ito yung nilagay ko. Malapit na pala tayo matapos. For the lip products, ito yung isa. Pinag-combine ko tong dalawang to. Si NYX Liquid Suede and the shade Soft Spoken. At saka itong si Revlon Ultra HD Matte Lip Color in the shade. Ano ba shade na to? Embrace. So, ito kasi masyadong pink. Ito naman masyadong dark mauve. So, pinagko-combine ko siya para lang maging sakto yung timpla niya. So, yan. Sa nakikita nyo sa camera, medyo parang may pagka-pale yan. Pero, ano yan? Pink na pink yan pag nag-picture ako. And for my highlight pala, nakalimutan ko yung highlighter. Ito, ginamit ko tong L'Oreal True Match Lumi Illuminator Powder. Ito tong part na to, yung peach part. Nilagay ko siya dito. Ito, tapos sa nose. Upper lip.
saka dito sa baba. Ayan. Saka dito, sa gitna ng ano. Hindi lang siya masyado nakikita, pero ayan, may highlighter po ako. May highlighter po ako, guys. So, ayan. So, this is the L'Oreal highlighter naman na ginamit ko. And, last but not the least, the setting spray. So, ang setting spray na ginamit ko, Wet n Wild ulit, natural finish setting spray. The only downside lang na hindi ko gusto dito is yung pag-spray niya. Parang ano, may masyadong malalaki yung mist na binubugan niya. So, yun lang ang ayoko sa kanya. So, ayan guys. So, sana nagustuhan niyo yung aking full face drugstore makeup tutorial. And for more videos like this, please do not forget to subscribe to this channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na uploads ko. And huwag niyo rin kakalimutan yung comment section kung ano pang gusto niyong gawin kong full face randoms na kung ano man ang maisipan niyo. Pag pag susumikapan ko na gawan ng content yon. And yun. So, sana din may natutunan din kayo kung paano din ako mag makeup tutorial sa aking YouTube channel. So, yun lang. Subscribe lang kayo. Hit the notification bell. So, ayan lang guys. See you guys in my next video. Again, my name is Aryan and bye! Bye!